Hello and welcome everyone para sa ito ang TPCC5. So for this video, I will show you or demonstrate to you on how to create your activity 2 ninyong project. Okay, so first thing is you need to open your template file. Kadung gitrabahoan bitaw niyo sa una. So actually mo na ni siya ang inyong file, ang inyong permi i-open, no? So tanan work sa inyong activities diri ninyo buhaton. Okay. So ang atong purpose nato diri sa CAD, kay AutoCAD man ni siya, no? So ang purpose nato diri is diri ta mag-establish o maghimo sa ato ang floor plan, no? Diri ta maghimo sa atong plano. So to do that, okay, as you might recall class, okay, so base sa ako ang gi-discuss na ko tong previous nga videos nga naatay mga standard room sizes. Okay, so mo ni siya, no? So this is our guide for general room sizes. So this is based according to the National Building Code. So for room for human habitation, so that is equivalent to 6 square meters. So meaning to say, a room that is for human habitation, kanang usual nga ginatauhan nga rooms, so that is equivalent to 6 square meters ang iyahang minimum room size. So it should be, kung 6 square meters siya, dapat na siya least dimension of 2 meters. Meaning to say, kuan man na siya, no? Kwadrado man na siya. So ang pinakagamay niya nga dimension class, it should be nga 2 meters, no? So therefore, ang ma-suggest na to nga dimension na, it should be mga 3 by 2, no? So 3 times 2, so that is 6 square meters. So that is a minimum. So di ka pwede mas mo gamay pa ng 6 square meters. It should be nga pwede ka mas mo increase nimo ang room size. Pwede ang dimension nimo 4 by 4, 4 by 3. Anyway, depende sa kliyente, no? Or depende sa imuha kung para dili lang guot ang imuhang room, no? Okay, so the room sizes also depends on the number of occupants. Okay, so next is we have the kitchen. So kitchen shall be 3 square meters with least dimension of 1.5. Okay, so 3 square meters. So ato ang kwan na ito na, no? Ito ang idea na is 1.5 times 2, so that is equivalent to 3 square meters. So therefore, ang iyang dimension na niya is 2 by 1.5. Then sa bathroom and toilet, so that is equivalent to 1.2 square meters with least dimension of 90 centimeters. So therefore, kung imuha siyang i-kwan class, unaw-naon kung pila ang dimension na para makaigo ka o 1.2, so that is more or less murag 1 lang yata na siya, no? 1 times 1 by 0.9, no? So that is equivalent to 1.9. Sobra gani, sobra. So okay, so dili lang po nato isagad, no? So this one is minimum. So much better siguro kung ang ato ang dimension nato is it should be yung mga 1 by 1.2, no? 1.2 meters by 1 meters. Okay. So pwede po nga imuunin mo siya og 2 by 1 or para medyo hawan-hawan siya gamay, so that is 1.2 by 1.5 or pwede po 2 by 1.5 ana, no? Okay, depende sa inyo ha class, no? As long as dili guot ang bathroom and toilet, no? Okay, so depende sa inyong i-serve nga purpose. So anyway, so let us go now to the planning, no? So kabalo naman ta unsa nga ato ang mga room assignments. So first thing atong buhaton is maghimo ta og mga cutouts nga squares, no? Okay. So cutout nga squares nga gi-signify nato ang each square nga unsa siya nga area, no? So parehas ning akong buhaton karon is akong gi-suggest nako nga dimension for my living room is equal to 4 by 3, no? Okay, so 4 by 3. So this is 4 meters and
3 meters. So ang akong ibutang nako dire, this one, this area is for living room. Okay. Okay, so living room doon siya. Dayon, maghimo ko another nga room that is okay, area that is equivalent to okay, para sa bedroom akong muna na anak ko, akong suggestion nga dimension is a minimum is 3 by 2, di ba? Okay, so akong himo na ko is 3 by 3. Okay, so this is for solo bedroom, no? So dili ni siya masters. Pag mo yung kag masters class, it should be nga mas dako pa sa solo nga bedroom. Okay, single na lang, single bedroom. Okay, so dako ra kayo siya nga single bedroom, no, 3x3. So actually ang ideal niya is 3x2, no? Depende sa inyo, ha, no? Kung gusto ninyo ay 3x2 ninyo, mo set lang mo sa minimum nga standards nga 3 meters, okay ra pod, no? 6 square meters, okay ra. Okay. So since ato ang kwan nato class, ato ang specifications ninyo sa inyong gihatag nako nga activity is 4 occupants nga naay duha ka single bedroom og isa ka master's bedroom. So therefore, kini siya class is duhaon nato ni siya, no? Okay, so next is we have for kitchen, no? So ang suggestion sa kitchen nga standard minimum dimension is equal to 3 square meters and minimum least dimension is equal to 1.5. So I guess much better siguro kung medyo nako himuon ako siyang hawan-hawan nun. So instead instead nga 3 square meters, himuon ako siyang 4 square meters. So therefore ang dimension nako is 2x2. Okay, so mo ni siya ay kitchen. Okay, ang sa dining class medyo kinahanglan lang nato may mong kwan sa dining, no, kay siyempre mo man na siya ang area kung asa dapita ang ato ang mga members or the occupants will gather together, no, magtapok ang ato ang mga occupants. So we expect that ang ato ang kwan nato, ang ato ang dining area should be greater, no. So I guess kapihon lang nato ning kwan, no, ang ato ang size atong bedroom, which is 3x3, no. Well, sa kuan isa nga suggestion, no? So 3x3 ang ako ang buhaton sa ato ang dining. Okay, kamo magyapoy magbuot sa inyo, ha, no? Okay, next is wala pa tay masters, no? Wala pa tay masters. So kapihon na lang nako ang sa living room. So that is 4x3, no? So this is your master's bedroom. Okay, so sa master's bedroom. And lastly, ay napadaytay ko, napadaytay garage. Ang sa garage class is more likely ang area sa garage taman nga masigo ang isa ka kutsi. So tentatively ang atuang size nato sa atuang garage is more likely na asa kay ang dimension sa isa ka kutsi is around na siya na siya sa 2x4, no? Or 2x2.5, depende sa type of car. Kung ibutang nato nga mura siya og kuan kanang kanang gamay gani sana siya Wigo. Okay, so okay ra na siya, no, mga siguro around mga 4x3. But for this instance nga ngato ang car nato is a sedan type, so more likely na siya sa 2x4, no, 2x4 or 2x4.5. So I guess ibutang na lang nato ang ato ang dimension is equal to
since 2 man siya, so 1 meter at both sides, so that is equivalent to 4. Tapos ang length niya is equal to imutang na to 5. Okay, so mo ni siya ang ato ang garage or carport. Okay, garage area. Okay, wala pa tayo CR, no? Lastly, ang CR na to is ang minimum sa CR is equivalent to 1.2 square meters, so that is 1.2 by 1 meters, no? Pinakagamay lang niya nga least dimension is 0.9, but I will not allow you to use 0.9. Kaya langanin na siya. So mas better siguro isagad nimo 1 meter, no? Okay. So atong buhaton is duha ka klase nga kuan CR atong buhaton. One is for common and one para sa master's bedroom. Kaya master's bedroom class na siya solo nga CR. Okay, so my suggestion is to use the dimension equivalent to 2 by 1, no? Or 1.5 by 1. Ito na lang, no? Okay, para dako-dako. Okay, dako ato ang CR. Okay, so kini siya, pwede na kuni siya gamiton as for master's bedroom. Pero kung sa common nga CR, it should be nga much greater than this, no? Okay, kung common gani, medyo dako-dako ang common. So ang sa master's bedroom is medyo isa raman ang mo isa or duha raman, so more likely gamay lang nga area mo hang buhaton. Okay. So for common nga CR, so that is equivalent to, I suggest that will be 2 by 1.5. So much slightly bigger lang siya sa ato ang kitchen. So common CR. Anyway, pwede ninyo i-kuan class, no? I-change niyo yung orientation or ang layout niya. Okay, depende sa unsaon ninyo siya pag-arrange later on. Okay, so I guess muna ni siya tanan, no? Nanatay living room, nanatay dining, kitchen, duha ka single bedroom, tapos natay master's bedroom, common nga CR, then natay garage. So ang challenge diri sa tuwa class is unsaon nato ni siya pag-compose into a floor plan. So atong buhaton lang nato ani, mas dali ni siya kung sa actual class kanang nagunting bitaw ka og papel, pero since nga magwanta kining gusto nato to do it digitally, so diri nato sa CAD buhaton. Okay? So kung buhaton is i-arrange nato ang garage una. Actually, kung mag-planning magbukagwan kanang maghimo magbukag plano sa balay, it should be nga na dapat ang lot area. Now, i-consider nimo ang lot area class pag gamay ang lot area. Pero kung dako imong lot area, so pwede na nimo siya dili i-appeal sa ato ang plano, no? Okay. So, since ang ato ang kwa na to, activity 2 na to, is for the purpose lang nga kabalo mo mag-compose o plano, no? Para makakuha mo idea unsaon pag-compose o plano. Okay. So, ato ang kwa na to, bali, ang ato ang lot area, somewhat dili siya na to i-try o consider right now, no? Pero siguro, by the next activity, maghatag ko specific lot area, tapos kamo na'y bahala mag-create o floor plan. Okay, mag-create o floor plan, then also by applying the allowance, no? Naman tay required ng allowance. Okay, di ba? Naman tay specific percentage kung pila lang ang occupy sa lot area. Okay, sa lot area it could be 90 or 80% ang imuhang occupy sa lot area, no? Then the rest ana is kadong occupy nimo muna na siya ang imuhang floor area. Okay, so ato ang garage, natong garage. Then
we assume nga kung asa dapita tong garage, that will be the entrance, no? Diha dapita ang atuang front sa atuang balay, no? Then ang atuang living room, kay more likely nakakuha na siya, no, naka-designate. By the way, ibalik na to tong object snap. Okay, so atuang i i-click na to tong object snap, so nagsiga siya. So mag object snap na ni siya. So pare ani, no? Okay, so atuwa siyang i-arrange like this, no? Okay, so dyan ako kay itong garage. Or okay, so muna siya nga itong living room. So akong plano is living room dire dapita, tapos dire ang bedroom isa, or let us say master's bedroom, tapos the rest dire is mga rooms, no? Okay, so next is we have the master's bedroom. Then sa master's bedroom dapat na siya ay sarili niyang CR. Okay, tentative lang ni siya ng arrangement class kay okay. Since nga okay, kung mapansin ninyo class, ang master's bedroom nato is this is actually 4x3, no? So ang minimum nato nga floor area is 6 square meters per habitable areas. So I guess kung makuhaan man siya area sa CR, so okay lang, kay dako lang gihapon siya, no? Mas dako pa siya sa 6 square meters lang gihapon. Pero kung medyo nagset lang mog standard class nga 3x2 ang inyong floor area, ayaw na ninyo isulod ang CR, kundi ang inyong CR ibutang ninyo sa gawas kung 3x2, no? Okay, so pwede man siguro niyo i-arrange o blahi ang inyohang CR, no? Pwede niyo siya i-rotate. So ibutang niyo siya ingon ani. So depende kung asa ni, kung unsay, kung asa mo komportable sa inyohang pagbutang siya. So take note nga i-snap nimo ni siya sa iyang corners. Okay. Next is ang dining. To tell you what class, ang inyohang dining ninyo, it should be tapad na siya always sa inyohang kitchen, no? Okay. Dili dapat na sila magbulag sa imuhang kitchen. And I tell you what class, ang inyohang kitchen should not be somewhat kanang located nga naa sa tunga mismo sa inyohang balay. It should be nga inyohang kitchen ninyo is naa siya portion sa kanang nasa ventilation, nasa access sa ventilation. Okay, just in case ug naa ay sunog, no? Or let us say kana bitaw mga niluto nato, nasa ay kon ba, nasa ay malabayan siya hang aso bitaw or somewhat mursag exhaust, no? Okay, natay gawsanan sa tuang exhaust. Okay. Then we have the singles bedroom. Okay, pwede na to itapad ang duha ka singles bedroom. Okay, what should be my layout here, no? Saan man ako ni magbutang na kuha na ni, no? Okay. So, ang another na to nga singles bedroom. Okay, so let us try to think class kung unsaon na to pag-access ang mga bedroom, no? By the way, napamanday tayo common nga CR. Okay, inyong common nga CR class or inyong CR, it should be nga naa siya access sa ventilation. Meaning to say, naa siya sa kilid, no? Or it should be inyong CR, common CR ninyo, dapat dili siya makita sa inyong front door, no? Okay, so dapat ang inyong common CR is tago. Okay, butang na to. Ang common CR is somewhere. Okay. I-move lang na to gamay nga to ang dining. Tapos ang kitchen. Okay, let us say kwan, mag-try daw to kwan. So let us say money siya nga tong entrance sa tuang living room. By the way class, importante ang layout sa kung asa dapita naka-orient ang inyo ang front door.
Inyong front door is always naka-orient kung asa dapita ang sunrise, no? So mo man ay ato ang tinuha na to, kung asa dapita ang sunrise, dito dapat nakatutok ang inyong front door, no? Okay. So I guess if I am not mistaken, ang sunrise is located at the east portion. So therefore, if this is north, this is south, so this is west and this is east. So mo nang gilocate na ko ang ako ang front door diri dapita, no? Okay. So let us say kung ato ang kuha na to, ang ato ang lote is naka-position as ingon ani, tapos ang north direction is naa dito dapita sa ato ang kuan, sa tong above portion. So it should be nga nakatubang siya sa east, no? Ang ato ang portahan. Okay. In either way, ang importante lang diri sa tuang plano class is it should be nga hayag ang ato ang balay, no? Okay, napatay isa ka singles bedroom. Okay, so I'm still trying to figure out kung asa na ko ibutang ang ako ang CR, no? Okay, so pwede mo magbutang og allowance class, no? Okay, para okay, so siguro ang ato ang common CR ibutang nato tapad sa ato ang kitchen. Okay, atong i-rotate. Okay, para dili makita nga tong common CR, siguro magbutang tag kuan dire, no? Magbutang ta og wall direa, no? Okay. So that is very important class. Then ang ato ang singles bedroom isa. Okay, so I guess magbutang tag kuan, no? Access. So there is living room. Then kini siya is we suggest that this one is our hallway, no? Tapos diri dapita, since this is the hallway, so na siya access sa tong singles bedroom and another singles bedroom, and pwede niya ma-access ang ato ang master's bedroom. So ang ato lang i-finalize na to class. Ato lang ni siyang idikit-dikit. Tapos ang iyang distansya niya ani is about mga 1 meters lang, no? So magbutang ta og dimension, so DLI, so that is equivalent to 1 meters. Uy, naku, kaya ito ang dimension. By the way, kung gusto niyo i-edit ang dimension class is i-type lang inyo ang D or dire mo sa my dimensions. Wala, dire din. So, type lang inyo ang D, then press enter, modify. Tapos, kung medyo dako kayo ang iyahang size class, medyo i-change ninyo ang iyahang sizes kasagaran, no? So, first, unahon na ito ang sa text. Ang text niya is equivalent to 2. So imuon na to siya o siguro 0.5, no? 0.5 ang text. Then symbols of arrow, himuon po nato ang iyahang arrow size is 0.5. Tapos okay, kung makita ninyo, no, makita niyo ang preview, ni action ko siya og gagamay, no? Baseline, extension, dimension lines. Okay, kini siya imuon po na to siya 0.5. Then, ang text, balik na sa text. Sa feet. Okay, di na to nilabtan sa feet. Sa may primary units, ang precision na to is 2 ka decimal. So, okay na siya. Then, okay, scale factor, di na to na siya hilabtan. Okay, once nga hilabtan na to na siya, okay, mausab ba nga to ang measurement, no? Then, I think muna na siya, no? Okay, by the way, ang ihang distansya, no? Sa text. So, ang distansya siyang text, kay ang offset dimension line, so, imuha na to siya o 0.5 po, no? Okay, so, timana na to ang atong giset class. Okay, giset na to ang size sa ato ang text. Text height. Offset to dimension line. Tapos, ang arrow size. Then, ang ato ang extend beyond dimension lines. Okay. So, pwede po, kung gusto ninyo nga i-quant class,
okay, ang layout sa iyang dimension, kay pwede ninyo i-kuan, pwede ninyo above, pwede ninyo centered, pwede ninyo i-outside, actually outside magyud ang default, no? Pero kung mapansin ninyo, class, medyo layo-layo kayo nga to ang dimension text sa to ang dimension line. So I guess natay i-change gamay sa to ang offset, no? Pwede na to na siya i-change into something lesser, no? 0.2 na lang, no? Okay, so kung tanaw na to ang atong preview, okay, ni-action siya o kaduol, no? Okay, so I guess okay na lang 0.2. Then press okay. Then set current, then close. Okay. So muna na siya, no? So 1 meter, no? So since nag-set ta og 1 meter, so i-move na to ang atoang singles bedroom, i-attach na to siya duol sa 1 meter. So automatically, so nanatay hallway nga 1 meter para sa atoang entry sa to singles bedroom dire, tapad niya nga singles bedroom. Okay. Then ang atoang CR, kung mang CR. Okay, so atoa siyang i-move, i-close na to siya somewhere here. Pero mas okay siguro og atoa siyang butangan na to siya allowance dire nga 1 meter, no? Okay. So, daghang mga suggestions, class, nga pwede siguro ibutang na to ang atoang dining as sa center, no? Pero yun nga lang is medyo dili lang kay siya nice, no? Nga kuan kay medyo ganahan ka nga magkaon ka ngan ay magsigig agi-agi, no? So lain mo murag kuan kay siya distraction, daghan kay siya distraction. Okay. So next is para sa tuang hallway. Okay, napabanday tay kulang. So magbutang ta og isa ka exit, no? So kung naatay entry door, dapat naatay exit door. Pwede nga natong exit door ibutang na lang nato sa tuang dining dapit, or pwede sa tuang kitchen. So I guess I prefer nga diri nato sa kitchen ibutang nga tuang exit. Okay. So guwapo siguro, no, kung kuan ibutang nako ang common CR, itapad na ko siya doon sa tuang singles bedroom. Okay. Okay na ba? Okay, by the way, class, pwede ninyo ni siya isagad diri, ah, no? Okay, para dili kay siya tight og space. So mo ni siya ang ato ang hallway. So ang hallway na to, it should be nga 1 meter 1 meter lang ang iyang distansya. So kung makita ninyo, class, is 1.5, no? Well, I guess okay na siguro na siya, no? Okay, so okay or kinahanglan pa nato siya bawasan. Kaya kung bawasan pa nato siya, class, pwede nga nga to ang living room o kining master's bedroom, i-move nato siya gamay. Okay, so try daw nato siya move, isagad nato siya ang ato ang CR diri dapit nga side, no? Okay, move nato siya. Okay, so 1 meter. So natay 1 meter nga hallway. So we have, okay, nanatay final draft sa tuang floor plan. So how shall we do this one? No? Unsaon na to pag-finalize sa tuang floor plan? Okay. So as you might recall, class, nga ang inyuhang wall is equivalent to 0.1, no? 0.1 dapat ang inyuhang offset sa wall. Okay. So first thing nga itong buhaton is mag-offset ta, no? So kabaluman mo unsa ng offset, no? Kini siya offset. So offset, so ang atong distance atong offset is equivalent to 0.05, no?
Okay, so nganong 0.05 is because that is the half of the wall, no? Okay, half of the wall. So atong siyang i-offset outside, then i-offset po nato siya inside. Okay, so atong distance is 0.05. Okay, so select objects to offset. So i-offset nato ni siya sa sulod, o i-offset nato siya sa gawas. Then ang dining pod, offset sa sulod, offset sa gawas. Ang master's bedroom, offset sa sulod, offset sa gawas. Ang CR niya, offset sa gawas, offset sa sulod. Yan ang single bedroom, offset sa gawas, offset sa sulod. Then we have offset sa gawas, offset sa sulod. Ang common CR, offset sa sulod. Then offset sa gawas. Ang kitchen, offset sa gawas, offset sa sulod. Okay. Then ang garage, wala man ay problema ng garage. Kaya naman ni sa gawas, di man ni siya kinahanglan o wall, no? Okay. Kung medyo gisamukan mo sa garage class, pwede niyo i-garage ang kuan, ang garage si balihin dire, no? At least kung gi-designate man nato nga ang exit is located dire sa atuang dining, so naa siya i-access ang atuang exit dire sa atuang garage, no? Pero mas okay siguro kung ibutang gid nato ang entry sa atuang garage, kung ibutang nato nga ang kuan, ang garage nasa i-access sa atuang entry. Kay after nato musulod atuang sakinan, naog ta musulod tagbalay, so matik living room nata diretso, no? Okay. So next is we have to designate our doors, no? Kabalo man siguro mo pil unsay mga sizes sa atuang mga doors. Sa entry nga door, that is equivalent to 1 meter, no? 1 meter ang entry. So mag-create ta og door nga equivalent to 1 meter. So ang dimension nato aning sa tong rectangle is equivalent to 1 meter by 0.05. Okay. So mo ni siya, no? Okay, so atuwa siyang i by the way, kuwan siya, sambod na to. That is ang dimension sa tong door is okay, 1 by 0.1. So atong i-rotate, so ato siyang ibutang diri sa atuang diri nga portion. Okay, it should be at the middle portion, no? So ang atong door class, okay, maghimo ta og kwan dire, another rectangle, tapos i-click nato na siyang rangle, nga rectangle, tapos atong i-rotate, then atwa siyang i tang nato dire. Then ang swing nato sa tong portahan dire sa tong living room, it should be nga ang iyahang portahan dapat mo igo dito sa iyahang wall dire, no? So dili pwede nga tong portahan dire nato siya i-swing, no? Dire nato siya i-swing. So much better nga ang swing niya dire padulong sa wall. Okay. So magbutang tag arc, no? So ang arc nato, ang swing, ang purpose nato sa pagbuhat og arc is dire sa may circle mo dinhi. So darang arc, no? So arc, tapos signify nato a center, click natong center or pindot natong C, then enter. Then specify the point kung asa ang center, click nato dire sa may mo ni atong center. Balik kung bisag ra ba, no? Then i-move na to. Okay. Then ato ano siyang i okay, ato siyang i offset, no? Oh, i-trim rather. TR right click. Okay. Ayos. So i ato lang ning pasagdaan nato ni siya class is because kini siyang purpose an is for dimension for kuan ni siya, no, for border, no. So para makuha nato, i-change lang nato ang color sa tong borders, no, para ma-indicate nato diha man gud nato gibase ang ato ang measurement, no. So ato lang siyang i-highlight into lahi nga color.
So for the first time ninyo class, medyo takes time lang ni kay sa inyo ha. But siguro ug kagadugayan nga makuan mo, masanay na mo. So medyo dali na lang ni siya. Pangit mang red. Yellow na lang siguro. O green, sige na lang. Okay, green. Okay. So next is, since kini siya is hallway na to, so walaon na to ang atuang wall na to direya. So para magian na to siya. So gamit na tong trim. Pwede siguro maputol lang ning ko ano, yang boundary. Okay. So alo na to siya. So i-trim. Okay, so natay hallway. So matik mo ni siya nga to ang portahan para sa tuang single bedroom diri nga napita, no? Then dire po nato ibutang ang isa, no? Okay. So much better class para ma-save ang inyohang idea with regards to the design of the single bedroom. Himuon mo siyang identical ning duha, no? So kung unsay porma o layout sa isa, mao pud ang layout dire. Pero naka-rotate lang siya, no? Okay. So sa living room, kaya ang purpose nako dire class pag living room class, butang nato na magini kasagaran dire ang mga bisita, no? So ang ako ang portahan sa master's bedroom, it should be nga kuha siyang itago nako away from the living room, no? So malay nato og naka imong importanteng gamit sa imong master's bedroom, tapos makakita sila, uy, mo dining guad masinbag masalisihan mo, so dali ra kay makasulod ang kawatan. So I guess ako na lang i-designate nako dire ang room, ang portahan di sa master's bedroom somewhere here, tapos sa bedroom dire here, tapos dire, no? So kung mapansin ninyo class, akong portahan nako dire likayan nako siya nga mag at bangay sila dire, ah, no? Kay kung sa pungsoy pa malas daw na siya, no? So di daw na mayo sa pungsoy. Okay. So next is, okay, ang sunod na to is ang portahan sa master's bedroom. Pag sa bedroom class, it could be nga ang imuhang width sa portahan, it could be 0.7 or 0.8, no? So I guess I'm using 0.7 na lang, no? Or 0.8, pero 0.8 magod ang mas common nga mabaligya nga portahan. So maghimo ta og rectangle. Okay, so dimension niya is about 0.8 by 0.1. Okay, so i-move na ko ni siya, or let us say, okay, move. Okay, kung mangutana mo class, pila ang distansya na ko dire sa gikan sa wall, okay, bana-bana lang na siya class, no? Okay, as long as na dili siya maka kung ano, kanang makabutang ka og allowance para sa iyahang door frame, no? Okay, so maghimo ko gana di rectangle. Okay, so that is equivalent to the half of the katong gihimo na to, no? Then katong i-rotate, i-swing na itong portahan dire, then maghimo tag arc, then don't forget to press C, then enter, then click the portion where is the hinge or kanang yahang bisagra. Okay, kung makita niyo class is baliktad siya, no? But anyway, don't worry, at wala na siyang i-rotate, no? So rotate na to. Yun. Then atuwa siyang i-trim. Okay, di lang na to na apilo ng kano, kanang yahang color green. Okay, dire lang kay hallway man ni siya dire. Okay, so next thing is after sa master's bedroom, diri na punta sa tuang single bedroom. Anyway, atuwa lang kapihon ni siya class, no? Pati po dang yahang opening. Okay, copy lang nato diri, ah. Then dayon atuwa ni siyang i-rotate.
So kung i-rotate ni mo, so just simply type RO, then press enter, then i-kuha ni mo, i-highlight ni mo tong objects nga mong i-rotate, then mo na siyang mangi, press enter. Then move, press M. So kagado gayang class, kung masanay na mo, o kung gusto niyo mga mas dali, i-try ninyo o train inyuhan ko galingon nga mo gamit ang mga shortcut keys. Okay, para mas paspas ang inyuhang trabaho kaysa sa mag-click mo sa icon. Pero okay man kung magamit mo sa icon. Okay. So next is ang sa singles bedroom na isa. Okay, so i-rotate lang nato. Okay, kung mapansin ninyo class, sama sa kung giingon ganiha, it should be nga ang swing sa portahan is padulong sa wall, no? Ayaw padulong dire sa kuan kana mag-open bitaw siya 360 o 180, no? Ayaw. Okay. So na tendency nga makaigo mog object or makaigo mog tao, no? Dili pod pwede nga ang swing sa inyong portahan is pagawas. Especially kung sa bedroom. Kaya mahog na siya class, parehas aning hallway, nga ang swing sa inyong portahan is pagawas, so makaigo mog tao, no? Nganay mo agi. Okay, so trim. Okay. So nanatay. Kompleto na nga to ang portahan, no? Okay. By the way, class, sa CR, ay, ang portahan ko na yun, no, para sa dining. Ang dining na to, class, is we design the dining na ang wall niya is nalang direct. Open dapat ang dining, no? So, ang ako ang kwan, preference na ko direct, class, is ang ato ang living room is actually half lang ang nakakabar sa ato ang living room. Or, let us say, pwede po nga butangan na to ni siya complete wall direct dapita kay para matago na to ang ato ang common CR, no? Okay. So para matagwa tong common CR sa tuwang entrance, okay, magbutang taog wall. Okay. So much mas gwapo siguro, no, kung kuan. Okay, diri na lang gid ang kitchen kay para na siya access sa ventilation. Okay. So atong dining, wala on nato ni siya nga wall. Okay. Okay, I'm still bothered with the common CR. Okay, pag open na yung modere, nakita gyapon na nga to ang common CR. So I'm thinking unsa kong buhaton para matago ang common CR. Either ikod, pwede na ko i-switch ang dual kitchen, ang kitchen o ang common CR. Okay, so trabaho na to ang exit, no? Now with regard sa exit class, ang sa exit, it should be nga pagawas ang ato ang portahan, no? Okay, so my decision is to put your exit door dool dire sa to ang kitchen, no? Okay, so i-copy lang nato ni siya. By the way, ang yahang one class, ang size dire sa to ang exit door, it should be around mga nasa 0.9, no? Okay, so maghimo ta og rectangle nga na ay dimension nga 0.9 by 0.1. Okay, rotate lang na to. Okay, gimo taga na di rectangle, which is half sa itong gimo nga rectangle. Then, ato ang i-swing na itong rectangle. Dayon, magbutang tag arc, which signifies the okay, center, signifies the rotation, no? Okay, ito siya ang i-rotate. There. Okay. Mm-hmm.
I'm still bothered with the Kumon CR. Okay, so my preference is that ang atuang common CR, it should be dol-dol siya sa atuang duha ka singles bedroom. Okay, just in case kung mga ligo sila, okay, na sila'y both sila na sila'y access sa atuang common CR. Or what if ang atuang wall sa atuang living room atuang i-move, no? Okay. So let us try. Okay, kini siya to i-move. Okay, so wala gwapo ang ato kuan ay tempa. This one is 0.9. Okay. So murag guapo ni siya. So ato ang opening diri sa tong living room and dining, so naa siya partition nga half, no? 0.9. By the way, sa tuwang common CR, maghimo na lang ta og wall dere, which is ang ato importansya sa CR is importante nga dili lang siya makita, no? Okay, so para di lang makita nga tuwang common CR. I guess itago na lang siguro nato ang CR somewhere. Okay, banti na to siya. Ah, okay ra. Kaya nga ito, importante sa itong CR, ibutan lang na ito. Since open mo dining diri sa my kitchen, okay. Okay, trim. By the way, ang portahan na ito sa itong CR class, ang yahang width niya is equivalent to 0.6, no? So we have ang dimension niya is 0.6 by 0.1. Okay, kung gamay ang imuhang CR class, it should be nga ang paswing sa inyumuhang portahan is naa sa pagawas. Pero kung kuan class, ang inyohang CR is medyo dako, so pwede ninyo ibutang ang swing niya pasulod. Okay, so sa diri sa kong example is medyo ato ang CR is medyo dako, so ang akong ibutang na ko siya ang swing sa tong portan sa CR is pasulod. Center.
Okay, lastly, ang ato ang CR sa ato ang master's bedroom. Okay, so master's bedroom, atong swing nato sa pupurtahan is dire. So ato siyang i-mirror, parang baliktad. So mirror. Okay, erase objects, yes. Okay. There. Okay, so I guess mura gumana ta sa ato ang floor plan, no? Okay. So if you think if you can create like this, or kung maka-create mo sarili ninyong version, okay, I highly appreciate that one, no? Okay, so my suggestion to you, class, is try to think the other way, no? Kung unsao ninyo pag-layout sa inyohang floor plan. So take your time, class. Try to think kung unsay mga relevance nila for each type of room, no? Okay, parehas aning dining ang kitchen. Di man ni mo siya pwede i-separate ning duha. Tapos ang atong common CR, dapat dili sila magkita, no, ang portahan sa CR ug ang living room. Okay, kanang entrance. Okay, okay ra nga ang atong common CR magatubang dire sa atoang exit. Anyway, way problema na, okay, exit naman na siya. Okay, explanation man gud daw ana sa feng shui is that once nga ang living room is mag-atbang sila sa imuhang common CR nga portahan, ang entry sa key nga kanang energy mo diretso siya sa CR, and ang CR is kuan na siya, no, source of negative energy. So pag kuan, class, pag makasulod daw ang key dito sa negative energy, tapos ma-distribute na siya, oh, pagkasulod siya dito sa my CR, which can cause negative energy, that negative energy will kuhan siya, class, no, mag-magnify siya sa sulod, ma-distribute siya sa sulod. And the explanation, the kuhan daw ana, the belief daw ana is makakos daw na siya og sickness sa mga family members or inside the occupants, no, sa mga nagpuyo. So dili siya healthy daw, no, so that will cause health issues daw sa mga nagpuyo. Okay, so wala may dautan, class, kung mutuo tag feng shui. Anyway, okay raman po na siya, no? Ato lang na siyang i-consider is because if ever man o makakliyente ta, okay, so kung makakliyente ta, itapos mo na iyang tinuuan, so para makuan lang ta, no? That is a factor na lang po, no? Para dilita magsigig usab-usab. So, isa na sa to ang mga consideration. Okay, so I'm gay, I guess, humanata sa ato ang pagporma sa ato ang floor plan. So this is my final. By the way, wala pa ko yung mga kuanday, no? Kulangan, nakalimutan na to ang ato ang windows. Okay, so ako ang windows, class. Okay, base sa ato ang standards, ang ato ang windows is actually nasa mga 10% sa, ang opening sa atong windows is nasa mga 10% sa ato ang floor area. Pero ang windows, class, can be customized, no? Pwede siya ma-maximize ang atuang opening. Okay, depende na si muhang level of privacy. Na uban, class, nga dili gusto dagag bintana kay medyo kuan na kayo kanang dili kanang sana wala na privacy. Na uban nga gusto og dagang bintana, na uban gani ang bintana nga mura na portahan is because gusto nila nga hayag ang ilang balay, no? Tapos gusto nila nga lapos-lapos ang hangin, no? Okay, okay man na siya, class, no? Dili siya igam. Wa, ang purpose na gid sa bintana is for light and ventilation. Okay. So, ang ato ang master's bedroom, class, is na siya'y access, no? Take note, ang ato ang mga each bedrooms na sila'y access sa ventilation, sa open air. Single bed, ang singles bedroom, na siya dire. At least, ang isa lang kaside sa room dapat na siya'y access sa
kuan no sa ventilation. So ang living room duha no. Pwede diri. Okay. So ang akoa diri ang sa living room since nga natuang kuan nato sunrise is nasa east. Paghapon naman gud medyo init. So likayan nako magbutang kog bintana diri kay para dili siya init paghapon ng ato ang living room. Okay. So ang ako ang ventilation nako is somewhat na lang diri sa front, no. Okay. So pilay size sa kuat sa bintana, so ang standard is 0.6 by 1.2. So 1.2 vertical ang width niya is 0.6 pag single, no. Pero sa diri nga case is that is equivalent to himo na kong tulo class, no. Okay, so maghimo kog tulo ka 0.6, so that is equivalent to 1.8, no. Okay, 0.6 by so kuan daw no tulo ka ingon ani. Okay. So ang indication sa aning kuan class ang kining naka-indicate nga triangle mento sa midpoint na siya sa kini no midpoint diri. So, magunang gamit kayo ng object snap class, no? Okay. So, ito pa ni siyang i-move. Okay. Next is, i-copy na ito ni siya. Ang sa... Okay, ang diri sa may kuan dapita sa master's bedroom, depende sa imuha kung unsay pilang size imo bitana. So mas nindot siguro kung ang style sa tong bitana diri sa tong master's bedroom is naka-distribute siya, no. Anyway, tentatively diri lang sa ning ako bitana sa tong master's bedroom. Okay, ang suggestion ako. Okay, so diri dapita ang iyahang iyahang bed, no. Tapos dire ang bintana kilid. So butangan lang nako siya og medyo allowance dire dapita is because my suggestion is magbutang tag mga closet dire, no. Wardrobe closet. Okay, I cannot tell kung pila ang dimension dire ah, distansya. But for the meantime, so naatay tentative nga ay assumption nga dire ang atong bitana. Okay, sa tuang CR, so more or less na dire ang atong aniduro. So ibutang nato ang atong kuan class bintana. Ang bintana nato sa atong CR class is 0.6 by 0.6. So standard yun na siya. Kay di makapwede mag 1.2 vertical tapos 0.6 width is because taas na kay nang 1.2 nga vertical class. It should be nga 0.6 by 0.6. Gamay lang dapat ang opening sa tuang CR. Otherwise, makita ka nga nalibang, no, or somewhere o naligo, no. Okay, likayan mo na siya. Okay, next sa singles bedroom. Okay, so butangan nato og duha ka ventilation. Tapos i-copy na to. Okay, sa common CR, okay, sama sa kong gimension earlier, okay, isa lang ka 0.6. Okay, ang sa kitchen class, ang gwapo daw nga design sa kitchen, it should be nga hayag ang imong kitchen. Ang imong bintana nimo dapat na siya sa may drain, no? Okay, dili drain, sink di ay, no?
So ang imong bintana nimo dapat located sa imong sink. So far wala pa man tay plano asa nato gibutang ang atoang ibutang atoang sink. So my preference is diri na ko siya ibutang ang bintana. Okay. So my suggestion is diri na ko ibutang ang akoang gas range tapos diri ang akoang kitchen sink, no? Okay, so nganong gibutang na ko siya at the middle portion is because kay para ma diri butangan man gunato ni siya mga let's say mga kitchen appliances, no? Okay, mga refrigerator, something like that. Okay. By the way, atong kitchen class mag-offset ta dere og equivalent 2.6. Okay, so ang purpose ani niya is para na siya sa yahang counter, no? Kitchen counter. Well, na short yata ko diri ah. Okay, it should be nga i-move na ko ang ato ang kitchen counter. Gito? Okay, kulangan ko kuan, kulangan ko dimension. So ako ni siyang i-extend. So ako siyang i-explode. Then ako ni siyang i-move. So i-move na po niya. Then extend, no? EX, right click. There you go. So ang ato ang kitchen class is naka L-shape siya, no? Okay, naka L-shape pa nga ito ang kitchen. So, nindot kayo siya. Okay, so dili ta pwede magbutang og kuhang klasa. Kung ibutang na ito, gas range ni siya diri dapita. So, dili pwede nga magbutang tagbintana dool sa may gas range. Otherwise, ang atong gas range, it could be patio niya ang kalayo or kanabitawang posibleng mo silaob ang atuang kalayo, no? It's because of the presence of air, no? Kanang yahang kwan, mapaliron og hangin ng yahang kalayo. Once ka mapatay ang kwan class, kalayo class, tapos nag-andar ang gas rin, so posibleng makakosya at sunog, no? Okay. So, ang atuang direct class, mangutana mo, asa na ito ibutang ang atuang ref. Okay, pwede na to dire butang atong ref. Basta dire ang sink. Tapos dire ang gas range. No? Okay. Okay, so next. Now, dire sa kitchen class, importante ra ba nga planuhon ninyo maayo dire akay. Ang kwan kasagaran magud gina kwan gina sitaw gani. Gina appreciate kayo sa owner is ang kwan, no, ang porma sa kitchen and the sala, no. Kaya ang ilang man kung kwan diha, kasagaran mga investment is kanabitawong ilahang mga appliances. Unsaon nila pagplaster lang appliances nga nindot tan-aon siya kuano sa aesthetics o kanang kuan ba nindot tan-aon sila ang mga bisita. Okay, so mo lang gina ang importante, tapos it should be nga organized, no? Kung gusto ninyo nga mas organized ang inyohang kuan class, inyohang planning with regards sa kitchen and living room, so pwede mo mangita mo kanang mga
sources sa internet nga pwede ninyo basihan sa inyong layout, sa design sa inyong kitchen. Then try to consider the dimension of each appliances, no? Okay. Para makuha ninyo, matansya ninyo ang sizes nila. Okay. So I guess, no? So dire sa kutaman para sa ato ang planning for dire lang sa ta sa tong composition of floor plan. Okay? So we will continue this on the next video. So that's it. Thank you for watching.